5 sospek ang hinihinalang may kagagawan sa pagsalbahe at pagligpi sa De La Salle graduate na si Claudine Feliciano. Ayon sa mga otoridad, pinahirapan daw muna ang biktima bago ginalaw at tuluyang iniligpi. Ano ang nagtulak sa mga taong ito upang wakasan ang buhay ni Claudine sa isang karumal-dumal na paraan? At hanggang kailan aasa ang pamilya Feliciano sa pagkamit ng katarungan para kay Claudine? Para kila Tara, Myra at Claudine, isang ordinaryong gabi lamang ito. Madalas daw kasing nagkakayayaan ng magkakaibigan na lumabas para makipagkwentuhan. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, ang gabing iyon na rin pala ang huling beses na makasama nila ng buhay ang kaibigang si Claudine. Gabi ng March 10, 2001, napagkasunduan ng magkakaibigang sina Tara, Myra at Claudine na magkita-kita sa isang mall sa Ayala, Alabang. Ayon kay Tara, Katrina Goles, kaibigan ni Claudine, ay minsan sa isang linggo kung sila ay magkita-kita. Ayon kay Fernando Contreras, dating kaibigan sa trabaho ni Claudine, binibigyan daw talaga ng panahon ng dalaga ang mga kaibigan sa tuwing may libreng oras ito. Dagdag pa niya ay parang may regular bonding sila, lalo na kapag Friday, walang pasok the next day. May time na lumalabas naman sila, pero halimbawa may invitation for the weekend party, hindi yan maarte natatanggi kahit minsan ay malayo ang venue. Ngunit sa kabila raw ng pagiging abala ni Claudine sa trabaho at personal nitong buhay, ay pamilya pa rin ang prioridad ni Claudine o Mabel kung tawagin ng mga taong malalapit sa kanya. Ayon sa ama ng biktima, si Claudine ay napakasimpleng bata at napakabait, at kaya di sumagi minsan sa isip niya na may gagawa sa kanya ng ganun. Buo ang tiwala ng mga magulang ni Claudine sa kanya, kaya't nang makapagtapos ito ng kolehiyo at makapagtrabaho, hinayaan na rin nila si Claudine na makapagsarili. Ang kalayaan na ipinagkaloob ng kanyang mga magulang ay hindi nila inakalang sa kamatayan ang kahahantungan. Hatid sundo siya ng kanyang ama sa mga unang taon niya sa trabaho. Subalit, dumating din yung punto na binigyan ito ng kalayaan ng ama na mag-drive mag-isa gamit ang sariling sasakyan. Ayon sa salaysay ni Myra Katrina Dakanay, isa sa malapit na kaibigan ng dalaga at huli nitong nakasama noong March 10, 2001, sinundo raw siya ni Claudine sa kanilang bahay alas 8 ng gabi at sabay sila na nagtungo sa Alabang Town Center sa Ayala, Alabang. Manonood daw sana sila ng sine, ngunit nagbago raw ang kanilang plano nang napagdesisyonan na lamang nilang magkwentuhan sa isang coffee shop. Bandang alas 10 ng gabi, sumunod daw ang isa pa nilang kaibigan na si Tara, ngunit makalipas daw ang 30 minuto, agad itong nagpaalam. Dagdag ni Lita, ina ng biktima, nagpasya na rin daw si Claudine na umuwi na rin. Dagdag ni Myra, inihatid daw siya ni Claudine pauwi sa kanilang tahanan. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, isang peligro na pala ang nagbabadyang maganap sa kaibigan. Ano ang mga naganap kay Claudine Feliciano noong gabi ng March 10, 2001 at sino-sino ang mga taong nasa likod ng kanyang madugong pagkamatay? Lalo pa raw naging matibay ang kaso laban sa mga sospek ng isa pang testigo ang lumantad at direktang tinuro ang grupo. Nakita raw niya na itinapo ng mga sospek ang katawan ni Claudine sa creek. Ayon sa ilang impormasyong nakalap ng National Bureau of Investigation, miyembro ng mayayamang pamilya at mahilig sa nightlife, ang posibleng sospek sa pagpatay kay Claudine. Maaring lulong din daw ang mga ito sa ipinagbabawal na gamot bago galawin si Claudine. Sino ang mga taong ito at ano ang kanilang naging motibo upang wakasan ang buhay ng biktima sa isang karumal-dumal na krimen? Linggo ng umaga noong March 11, 2001, isang walang saplot na katawan ng isang babae ang natagpuan sa San Antonio Creek Hernandez Avenue, San Antonio Valley 3, Parañaque.
si dating SPO4 Glenn Tingson ang isa sa investigador na rumesponde sa lugar at unang nakakita sa katawan. Ito ang kanyang mga pahayag. Kala namin parang ano lang na naitapon doon. Yung tingnan mabuti ay napagtanto namin na tao pala. Nakataob siya. T-shirt niya ay nakatalilis na gaya na parang sando. Tapos all the way, naked na siya. Wala ng suot. Parang nakagapos ang kamay niya na hug tight. Noong mga oras ding iyon, nag-aalala na ang mga magulang ni Claudine dahil sa hindi pa to umuuwi simula nang umalis ito ng kanilang bahay. Ilang beses na raw nilang tinawagan ang cellphone nito, ngunit hindi raw nila ito makonta hanggang sa nagdesisyon na ang mag-asawang Feliciano na i-report sa pulis ang pagkawala ng anak. Ayon kay SPO4 Feliciano, nang matanggap daw nila ang report ang pagkawala ni Claudine, hinikayat daw niya ang mag-asawang Feliciano na silipin ang katawan na kanilang natagpuan. Dito tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang anak na si Claudine. Ayon sa pulis, ay sinamahan nila sina Mr. at Mrs. Feliciano doon sa funeral parlor at doon nga sa morgue na ituro. At nakilala nila, na-identify nila na yung natagpo ang katawan ay si Claudine Feliciano. Agad na kumilos ang Paranaque Police upang tugisin ang mga taong nasa likod ng pagligpit kay Claudine. 2 linggo matapos ang krimen, nasa kote ng mga alagad ng batas ang 2 sa mga sospek. Kinilala ang mga sospek na sina Ernesto Berry Jr., 31 taong gulang, may asawa at isang welder sa sukat, Muntinlupa. Ang kanyang pinsan na si Nieves Constancio alias Jojo Tisoy at Jojo Burgos. Siya raw ang nagsabing mastermind ng paggalaw at pagligpit kay Claudine. Ang 3 pang itinuturo ng sospek ay sina Danny Darden, Donardo Pagkalinawan alias Donald at isang alias Burog. Estilo raw ng grupo ang mangharang ng babae sa kalsada upang nakawan. Katunayan, isang araw lang matapos maisagawa ang mga sospek sa pagtumba kay Claudine. Muli na naman daw kumilos ang grupo upang maghanap ng kanilang bagong biktima. Ngunit hindi raw ito pinahintulutan ng pagkakataon. Ang kanila sanang muntik na maging biktima ay si Janet Bales. Si Janet rin ang naging susi sa pagkakadaki ng mga sospek. Ayon sa salaysay ni Janet Bales, 26 na taong gulang at isang empleyada, ay dakong alas 3 ng madaling araw ng March 12, 2001 habang nag-aabang daw siya ng jeep na masasakyan pauwi sa kanilang bahay. Bigla raw may tumigil na itim na kotse sa kanyang harapan. Isang lalaki ang bumaba at pilit daw siyang hinatak papasok sa loob ng sasakyan. Ilang tao raw ang nakakita sa pangyayari, kaya sa pagmamadali ng mga sospek, agad daw tumakas ang mga lalaki at inagaw ang itim na bag ni Janet. Agad na nagtungo si Janet sa police station upang i-report sa pulisya ang insidente. Dito, inilarawan niya ang itsura ng lalaki na humarang sa kanya. Si Jerome de la Rosa ang isa sa mga nakasaksi ng gabing iyon. Siya ang nakapagbigay ng plate number ng sasakyan na humarang kay Janet at agad siyang sumigaw ng hoy nang makita raw niya ang nangyayari kay Janet. Mabilis lang ang mga pangyayari, kaya ang plate number na URN 855 ng itim na kotse lang ang kanyang natatandaan. Ayon sa mga pulis, base sa report ni Janet ay napagtugma nila na itong sasakyan ay gamit ni Claudine Feliciano na tinangay din. May teorya sila na yun yung mga sospe na kumuha at sumalbahi dito kay Claudine Feliciano. Kinaumagahan daw ay may tumawag sa kanila na narecover ang sasakyang abandonado sa Magallanes Center sa Makati. Dagdag pa ng mga otoridad na may indikasyon din daw na ginalaw muna ang biktima bago ito itinumba ng mga sospek. Base sa sinumpaang salaysay ni Berry, alas 6 ng gabi, March 11, 2001, nang magpunta raw siya sa bahay ng kanyang pinsan sa bayanan, Muntinlupa. Dito niya inabutan na nag-iinuman ang iba pang mga sospek na sina Danny, Burog at Jojo.
Pagpatak ng alas 7 ng gabi, dumating naman daw si Danardo pagkalinawan at sabay-sabay na umalis sakay ng isang asul na FX. Nagtungo raw ang grupo sa isang mall patungong Parañaque. Bumaba raw sa mall si Nieves Constancio alias Jojo Tisoy at ilang sandali lang ay muli itong bumalik sa sasakyan hanggang sa makarating daw sila sa isang mall sa Alabang. Dito raw niya muling nakita na bumaba si Jojo Tisoy ng sasakyan at nilapitan ang isang babae. Pagkahatid kasi ni Claudine sa kaibigan nitong si Myla ay muli itong bumalik sa Alabang at ipinarada ang sasakyan sa parking lot ng mall. Dito na siya natyempohan ng grupo ni na Jojo Tisoy. Tinutukan daw ng patalim ni Jojo Tisoy si Claudine at pilit na ipinasok sa loob ng sasakyan. Si Danny at Jojo Tisoy naman ang sumakay sa sasakyan ng babae habang sina Ernesto Berry, Donardo at Burog ang nakasakay sa FX. Sinundan nila ang itim na kotse papuntang Las Piñas at tumuloy sa isang bahay sa Better Living Subdivision sa Parañaque. Bahay raw ito na pagmamay-ari ni Jojo Tisoy. Ayon pa sa naging salaysay ni Ernesto Berry, inilagay daw nila ang katawan ni Claudine sa compartment ng kotse nito matapos ang pananalbahe at wala na raw itong buhay at pang-ibabang damit. Nagtungo ang grupo sa isang creek sa Parañaque at dito na pagkasunduan raw nilang itapon ang katawan ni Claudine. Ayon sa medical legal ng PNP Crime Laboratory, asphyxia by strangulation with traumatic injuries of the head o pagkawala ng hininga dulot ng pagsakal ang ikinamatay ni Claudine. Lalo pang naging matibay ang kaso laban sa mga sospe nang ang isa pang testigo ang lumantad at direktang itinuro ang grupo. Nakita raw niya nang itapon ng mga sospe ang katawan ni Claudine sa creek. March 29, 2001 ay nahuli si Ernesto Berry sa tramo site Bayanan, Muntinlupa City. Samantalang sa Quezon Province naman, natunton ng mga otoridad si Nieves Constancio alias Jojo Tisoy. Naaresto din si Donardo pagkalinawan na itinurong kasama ni Berry habang bigo ang kapulisan na maaresto ang dalawa pang nasabing sangkot sa krimen na si Danny Darden at Alejandro Versosa. Sa pagkakaugnay ng bawat pangyayari, isa-isang natukoy ng mga otoridad ang mga taong nasa likod ng krimen. Ano ang nag-aantay na pag-asa para sa mga kaanak ni Claudine upang tuluyan nilang makamit ang hustisya? Habang isinasagawa ang paglilitis sa korte, itinanggi ni Ernesto Berry ang kanyang naging salaysay. Taong 2013 naman ng pagtibayin ng korte ang sintensya ng habang buhay na pagkakakulong ng mga salarin. Ayon sa 39 na pahina na ruling na inilabas na nooy Associate Justice na si Agnes Reyes Carpio na ang mga sospek ay walang kaduda-dudang guilty sa salang paggalaw at pagligpit kay Claudine Feliciano. Ang mga nakalap na ebidensya ay nagpapatunay lamang na intensyon ng grupo na manguha ng babae upang galawin at iligpit at nakitaan ito ng korte na ang kaso ni Claudine ay sadyang hindi makatao kaya nararapat lang sa mga salarin na hatulan ng reklusyon perpetua. Hindi planado ang krimeng ito base sa lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis. Naging biktima lang daw si Claudine sa maling pagkakataon nang bumalik pa ito sa mall at tiyempong andoon ang mga sospek. So ngayon, lamunaha. Kayo mga kabrotherhoods, ano ang inyong saloobin sa kasong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Sa mga gusto namang magpa-shoutout ay huwag mahiyang i-comment at iisa-isahin ko kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga susunod na videos. Salamat and God bless!